Teresa Ribonio, 23 years old, Pot City colleges. She took up hotel and restaurant management. She loves dogs. She loves baking. Has more in life. Live with love. Hi guys, welcome back to my channel. This is Maureah and team, your flying nanay. So if you are new to my channel, huwag niyo kakalimutan i-click ang like button and subscribe me. And hit niyo na rin ang bell button para ma-notify naman kayo sa mga future videos ko. For our vlog for today, I'm gonna tell you how I became a flight attendant. Yung tips kung paano ako naging flight attendant. I have 5 failures before I became a flight attendant. Yes, you hear it right. I have 5 failures before I became a flight attendant. Bago ko siya naging dream job. Bakit ko siya naging dream job? So, ang dream job ko talaga nung bata ako is maging artista at saka maging ramp model. That's my dream job. Yes, my course is hotel and restaurant management. Why hotel and restaurant management? You're engaging with people, may mga foreigners ka nakakausap, at natututo ako sa kanila. Kaya parang mas gusto ko makipag-converse sa mga iba't ibang tao. Any course pwede siya sa flight attendant. After I graduated, nag-apply ako sa lahat ng mga hotel sa Makati, pero walang tumawag sa akin kahit isa. So itong friend ko, pupunta siya ngayon sa Manila para magpasa ng resume. Sabi niya, pupunta daw siya sa Manila para mag-apply naman sa aviation industry. So sabi ko sa kanya, siya na lang magpasa, bahala na siya. So yun guys, may tumawag na nga sa akin. First job ko sa Sky Logistics Incorporation, under siya with Philippine Airlines. Natanggap ako doon as concierge. And then doon na nag-start na bakit gusto kong maging flight attendant. Kasi nung nagtatrabaho na ako sa airport, sabi ko, Wow! Ang gaganda nila, ang gagwapo nila, buti pa sila, nakakapunta sila sa iba't ibang bansa, tapos nakakatikim sila ng mga iba't ibang klaseng pagkain, nakakipag-engage sila sa iba't ibang klaseng tao. So doon na nag-start yung pagkagusto ko maging flight attendant. Right? I have 5 failures bago ako naging flight attendant. Nung una ako nag-apply sa Philippine Airlines, nag-apply ako as a flight attendant. Pero hindi ako natanggap. Natanggap ako as a PAL ambassador. So, for me, parang ang lapit-lapit ko na dun sa dream ko. Kasi dati, diba, under agency lang ako ng Philippine Airlines. Siguro wala pang 1 year, nag-apply na ako sa Philippine Airlines. Naalala ko, sariwang-sariwa pa yung kahapon. Naalala ko, nung nag-apply ako sa Philippine Airlines, ng second apply ko, sasalita ka ng 2 minutes na about lang sa self mo. So yun, after nun, ay i-email ka nila for final interview. Yun yung next step. Nag-iintay ako ng weeks, naging months. Pero wala pa rin talagang nag-i-email or wala pa rin tumatawag sa akin. Tapos hindi nila ako natawagan. Hindi ko alam kung bakit di nila ako natawagan. Yung ika-third na apply, nag-apply ako sa Qatar Airways, sa Shangri-La, Makati, pa nga ako nag-apply nun eh. Kasi pag nag-a-apply ako, usually, lagi talagang sa mass hiring ako nag-a-apply. So yun guys, ang haba-haba ng pila, alam mo yung ang dami-daming preparation, lagi talaga ako ready pag nag-a-apply ako. So yun guys, parang feeling ko, medyo confident na ako, kasi may experience na rin ako sa ground, so feeling ko matatanggap na ako dyan sa Qatar Airways. I-screening ka face mo, titingnan yung height, kung ma-reach mo yung height requirements na kailangan nila. Mamimit mo na yung isa sa mga flight attendant ng Qatar Airways, tapos magtatanong lang ng konti. Parang ang tanong lang sa akin na alala ko is kung ilang taon ako nagtrabaho sa ground attendant sa Philippines. After noon, within 2 weeks daw, mag-intay daw ng email. So, nag-iintay ako, nag-expect na ako. Pero wala pa rin silang email. So, in short, hindi ako natanggap dun sa ika-third na apply ko. So, yung ika-fourth na apply ko, guys, nag-apply ako sa Tiger Airways. Ang haba-haba ng pila. Alam yung ready ka din. Pero, guys, kailangan ko umuwi kasi may duty pa ako. So, hindi ako nakatuloy sa Tiger Airways mag-apply. Yung ika-fifth na apply ko, nag-apply ako
sa Philippine Airlines ulit. Siyempre. Gusto ko talaga maging flight attendant. Dito lang sa Philippines, para makaka-uwi ka pa rin sa bahay, sa family mo, makaka-uwi ka pa rin. Nang ika-fifth na apply ko na, guys, natanggap na ako sa impact interview. Turn on, i-check na yung skin mo, i-check, yun parang normal process, i-check yung skin mo, i-check yung smile mo, i-check yung face mo, i-check yung ngipin mo. Yun, natanggap na din ako dun, guys. Yeah! And ika-third na, guys, yung ika-third screening na, guys, i-check ako ng mga purser nila, yung mga international flight attendant nila. I-check ka. Tinanong nila ako kung bakit gusto kong maging flight attendant. Kasi parang pag nakikita ko sila, parang sila yung apple of the eye ko eh. Yung parang gustong-gusto ko talaga silang tignan na someday gusto ko ganun din naman yung feel ko sa next step na exam. So guys, nung nag-exam na kami, labas ako ng cellphone. Guys, ito ang sasabihin ko sa inyo. Pag nag-a-apply kayo sa isang company, kailangan nyo sumunod sa kanila. Sa magaya ko nung time na yon, naglabas ako ng cellphone. Dahil lang sa cellphone ko. Yung dahil lang sa cellphone ko na nilabas, tinawag ako to be careful sa lahat-lahat ng bagay. Kasi kung hindi ka talaga matatanggap yung mga exams. You have to check everything para hindi ka na magkamali. Akala siguro nung facilitator, nag-cheat ako. So yun, tinawag niya ako. Yun, parang ayoko na sabi ko, ayoko na maging flight attendant. Uwi na lang ako sa amin. Okay nun guys, nag-apply na ako ngayon dito sa Batangas as a call center. Nung nag-apply na ako sa call center, sabi ko, ala, ayoko na maging flight attendant. Ilang beses na ako nag-try, hindi ako natatanggap. Na-experience naman ako sa aviation. Bakit wala pa rin chance na maging flight attendant ako? Ayoko na talaga. Sabi ko last na yon yung limang apply ko. Nag-work na ako sa BPO industry. Nagkaroon ngayon ng mass hiring sa Cebu Pacific Air. Ang friend ko na si Jessamay. Hi, Jessamay! Yung friend ko na nagtatrabaho sa Cebu Pacific, ka-work ko din siya before sa Philippine Airlines. Sabihan niya sa akin, "Hoy, mag-apply ka, ganyan hiring, mass hiring daw sila." Sabi ko, ayoko na mag-apply. Ayoko na mag-apply kasi parang wala namang chance. Ilang beses na ako nag-try, daming rejection, daming failures. Sabi ko, ayoko na talaga. February 4, 2016, niya ako chinat. Bakit hindi ko kaya i-try? Sabi ko, last na to. Sabi ko pa nga kay Lord, last na talagang apply ko na to. Pag hindi nyo pa talaga ako ginawang flight attendant, papatayin ko na talaga yung pangarap kong maging flight attendant. Magbe-bake na lang talaga ako. Galing pa ako dito sa Batangas noon, feeling na parang na-insecure na ako sa mga kasama ko kasi sobrang ganda talaga ng iba. Parang model, yung iba parang foreigner pa. So, sobrang tatangkad nila. Parang nanghihina na yung loob ko. So, ang unang gagawin, guys, i-check yung face mo, yung ngipin mo, yung ganito mo, yung arms mo, yung elbows mo. Tapos meron pa nga ako ditong scar. Yan. Tapos sabi sa akin kung ano daw to. Sabi ko, allergy lang siya. Mawawala din siya after 2 weeks. So nagsinungaling ako dun, guys, sa part na scars talaga siya. Tapos yun, after nung first screening, natanggap na ako. Ito kami doon sa impact interview na yon. Tapos, parang pangatlo ko sa huli na magsasalita. So, yun na nga guys, habang naririnig ko yung mga sinasabi nila, parang ang gagaling nila magsalita, parang pang beauty queen talaga. Tapos, tatlo lang yung questions nila. Yun, parang nanghihina na yung loob ko. Unlike sa mga previous apply ko na parang sobrang confident ko. Makaka-receive ka kasi ng isang card. Makaka-receive ka ng isang card. It's either red or green. Nung time na yon, guys, naka-receive ako ng green card. Lima kaming naka-receive ng green card dun sa batch na yon. So after nun, final interview na, guys, konting na lang, diba? Konting-konting na lang.
tapos yung final interview na, ang question sa akin, kung sino gumawa ng makeup ko, tapos tell me about yourself, your hobbies, yun lang guys. Tapos tumayo lang ako, tapos umikot lang ako. Naglakad lang ako ng konti, tinignan lang, gumiti lang ako. After nun, babalik na ako dun sa waiting area, tapos kanila ng paper, kung pasado ka na or hindi. Nga sa waiting area ako, wala akong ginawa kundi mag-pray. Lord, Lord, bigyan mo na sa akin to. Akin na to. Please, 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 yun. Naka-receive ako na. Congratulations! Flying with you soon. Yes! Yes! So guys, naka-receive ako ng placard na nakalagay na flying with you soon. This is my day. Ito na talaga flight attendant na ako. Ito ang kabilis. Binigyan na nila na pi-fill upan ko, binigyan na nila ako ng BIR para ma-update ko yung BIR ko, yung team ko, yung pag-ibig, lahat binigyan na nila ng kailangan fill upan yung flight attendant na ako. Ibibigay sa'yo, ibibigay talaga sa'yo. Isang araw lang ako nag-decide na mag-a-apply ako. Tapos naging flight attendant na ako, natanggap ako. Sobrang blessing talaga yun. Sobrang blessing. Matutupad ko na yung pangarap ko na makapunta sa iba't ibang lugar. Matutupad na rin yung pangarap ko na makakain ng iba't ibang klaseng cuisine. Kaya rin ako nag-apply ng time na yun. Ayoko magsisi na bakit hindi ko tinry? Bakit hindi ko tinry mag-apply? Hindi ko tinry nang itinry. Kaya guys, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Nag-failed kayo, mag-apply kayo ulit. Mag-apply lang kayo na mag-apply hanggang maging makamit niyo yung goal niyo, makamit niyo yung dreams niyo. Pag-try talaga kayo ng try, marami na kayo may experience na interview. So, sa mga susunod na interview, mas gagaling pa kayo dun, guys. Kung hindi niyo pa itatry ngayon, kailan? Kailan niyo itatry pag matanda na kayo? No! You should try and you should push your dreams para matupad niyo lahat yun. Kung nanonood ka man ngayon, na aspiring flight attendant ka, huwag ka mawawala ng pag-asa. Kasi ako nga, I have 5 failures before I became flight attendant. Yun yung journey ko bago ako naging flight attendant. That's my vlog for today. Thank you for watching. And don't forget to click the like button and subscribe me and also the bell button to notify you on my future videos. And guys, don't forget to pray! So this is Maureah and team, your flying Nanay, flying with you soon. Maureah, the reason people knew.